Magandang araw ka, Bonnie. Sa video na ito, pag-uusapan natin. Una po dyan is isa pong NBA superstar. Kabala, nanasuspend. Kahit hindi pa po siya naglalaro, ano? Nang laro dito sa current na NBA season. And then of course, some happenings po sa NBA Finals, Kabala. And then rain or shine, potential trade target. So, may di pa itong subscribe. Pakipindot naman po yung subscription button. Ito na nga po, no? Si Joel Embiid, Kabala, ay suspended po ng 3 games. Kabole. So si Joel Embiid currently hindi pa nga po siya nakakalaro dahil meron nga po siyang injury, kabole, na masakit daw. Kaya ngayon, sad-sad nung re-record po ng Philadelphia. Now, siya po ay nususpend ng 3 games dahil po nanulak siya ng isang media man, kabole, no? Although, the story here is actually much deeper kasi yung tinulak niya kasi po, nagsulat daw yan ng article na dinamay po yung namatay niyang kapatid, kabole, at yung anak niya. Kaya nagalit si Embiid. At yun, in a way, yung rason kaya po siya nanulak. Unfortunately for him, kabala, yan din yung rason ngayon, kabala, kaya po siya suspended ng 3 games. Now, hindi ko na alam kung anong plano pa po ng Philadelphia at this point, kabala, di ba? Kakapirma lang po ni tong si Paul George, kabala, pero nagtatalo sila, and then, meron namang ganitong kontrobersiya. Now, sa finals naman, nakakagulat na after game 4, nagkaroon ng statements of Tana na ganito, kabala. So, talagang inamin niya na frustrated siya na hindi siya masyado nakakuha po, kabole, ng touches noong second half, kabole. So, at the end of the day though, he still performed very well. 26 points pa rin po yung nagawa niya. Pero nakakagulat talaga, kabole, no? Na kinaya niyang sabihin ito, di ba? Lahat ginawa ko, pero wala, talo. Talaga sa ganung bagay, sabi niya, kabole. Pero, kung mature naman yung teammates niya siguro, wala namang issue dito. Pero still though, di ba? Ang mangyayari kasi niyan, ang basically pinopoint out mo dyan is hindi ka nahanap ng mga kasama mo. Parang ganun yan eh, kabole. And with that, kabola, di ba? Kumbaga sila yung magre-reflect. Kumbaga, internal struggle yan eh. Kasi parang internal kasi yung pinopoint out na problem pag ganyan, kabola. Then, of course, we have here Coach Tim Cohn na very, very mindful po sa sitwasyon ni Aguilar, kabola. That he said, all we did was tie the series, sabi niya. We can't leave off the last 2 games and feel good about that, sabi niya. Then he emphasized, kabola, na ito nga pong si Aguilar, kabola, eh talagang ngayon is, kumbaga, is playing into the ground kasi wala nga po siyang backup. At masaya siya, kabola, na itong si Aguilar, kabola, is accepting such treatment. O kumbaga, naiintindihan niya, kabola. Kasi alam naman natin, kabola, di ba? Although of course may katandaan na rin kasi si Aguilar siguro ay wala na rin siya masyadong pakailam kahit pa sumadsad pa yan, kabola. I mean, kahit pa sandamakmak pa yung minuto niya kasi at the end of the day nasa ilang taon na rin lang naman po yung kanyang prime, kabola. Now dito tayo sa rain or shine, kabola. Di ba na banggit ko po sa isa sa mga video natin na they should consider consolidating some of their young players, kabola, into a superstar o top 20 PBA players. And for me, these 3 should be their main target. Una dyan will be Muala Tautua. I know, Muala Tautua is not a superstar, pero still see him as a top 35 at least na player po sa PBA. The guy is still a monster. The guy can still defend all of them, including Junmar Fajardo. So ito, malamang po, hindi siya ganun kamahal in terms of trade package kung tatry po siyang kunin, kabola, ng rain or shine. The second target, kabola, will be Mikey Williams. Yes, I know Michael is still not back in the PBA, but if there's a way for him to go back and play for Rain or Shine, and Rain or Shine will find a way to pay him, kabola, they should try to get him kasi still kay Mikey Williams is the one of the few guys that can really change the future of a franchise, the present and future of a franchise, kabola. Pero number one pa rin natin sa palagay natin, dapat pong i-consider ng Rain or Shine, Stan Heidinger. I think Stan Heidinger is gettable with the right way, kabola, of discussing it with Terra Firma, kabola. Kung ako nga, kung mga nga ako si Stan Heidinger, kabola, ng kahit 2 taon lang, I think it will be worth it, di ba? Kasi yung 2 taon, sabihin mo na, that's around 5 tournaments, di ba? Worth it yan, kabola, na i-try yung isang Stan Heidinger, kabola. Easily a top 5 player in the PBA. Kabakabal sa palagay mo, dapat bang subukan itong Rain or Shine? Comment lang po sa baba.